Balbalasang Balbalan Kalinga. Malamig, oh, malamig. Ito po ba, ma'am, available kahit sa kahit sino, pwedeng pumunta dito? Ayun, available kahit sino po yan. Kung gusto nyo, halimbawa, na short kayo ng oras, papunta ng Abra, or sasadyain nyo itong Balbalasang Balbalan na pasyalan, meron po kayo pwedeng pag-overnightan dito. Ito yung DNR office. Mamaya papakita ko sa inyo yung labas. Kasama natin dito ngayon yung mga officers, mga staff ng DNR sa lukuyang nagsasagawa ng inspection. Paano po ba tawag doon, ma'am? Inspection o? Biodiversity Monitoring System. Yun po yung ginagawa ng DNR dito. 30 individuals po yan, ano? Pero yung iba yata na una nang umuwi. Pero napakarami pala nila nito nung nakarang araw. Buti na lang hindi ko natsambahan yung ganun kadami dahil baka wala na tayong matutulugan dito. Pero yeah, anyway, blessing in disguise yung nangyari na to dahil kahit di na tayo natuloy sa Abra, nandito pa rin tayo, nakapag-overnight at napakaganda tong lugar na to. So sa ngayon, nandito ako sa kusina ng tulugan. Ito nga pala yung loob nung maaari nyong matuluyan dito sa DNR office. Maganda po siya, 1, 2, 3, 4, 5 rooms ata to. 5 rooms dito pa lang, plus meron pang attic. Ito yung pinaka-kusina niya, which is napaka-spacious din. Protected area superintendent. Protected area superintendent. Ayan po yan si ma'am. Bali itong office ng DNR na to, hindi talaga dito yung nag-office yung mga taga DNR. Kumbaga parang protected post area management office ito. Okay. Parang tourist center. Parang tourist center ng DNR, guys, pala to. Wala, akala ko talagang opisina to, hindi pala. So multi-purpose din pala itong lugar na to. Napakadaming ulam, guys, oh. Nagsawa kaya. Ito pa ko, gusto ko to. Ito yung pa ko sa ensalada. O yung gagabi, pero sarap, sarap. Ayun, guys, tapos na tayo mag-breakfast. Thank you. Mabait nila dito, grabe. At yung labas niya, di ba? Ito yung lodge. Yun yung office sa gitna. Ito yung function area. Part ng Balbalasang ay protected area na po yung kabundukan na yan. Yan na yung main road. Kung sana may tulay dito pababa, mas madali. Pero yung parking area din kasi ay nandito sa loob ng DNR. So ibig sabihin, dadaan kayo dun sa gitna ng barangay para po makapunta kayo dito. So medyo malayo-layo rin yun. Medyo sumisilip-silip na si Haring Araw. Ay, yun pala yung usa. Mga pala, ipapakita ko rin sa inyo yung usa. Itong usa na to, nahuli ng taga rito, tapos binenta, tapos may nakakita doon sa binentahan. Nakita niya bakit meron kang usa dyan. Eh, bawal yan. Tapos ngayon, kinonfiscate ng DNR itong usa na to at dinala dito. Ngayon, kaya nandito yan sa DNR office dahil hindi nila mapakapakawalan dahil amputated siya. Kung mapapansin niyo yung paan niya, wala siyang hoof. Pilay siya, so dito na lang inaalagaan. 2 years na to, ma'am, ano? So magtutuyo. Ah, lalaki? Ah, kasi may sanga-sanga yung ano, sungay. Hello, ayun, oh, hindi na siya natatakot. Yan. So lalaki pala to kasi may sanga-sanga yung kula, oo, yung sungay niya. Eh, talon ng talon. Parang kambing lang din yan. Oo. Talon ng talon. Lagutom na siya. Tapos ito naman yung fruit bat. Fruit bat naman to. Oh, may owl din. Ito may fruit bat din dito. Oh, laki pala ng fruit bat. Eh, what's up? Laki pala ng fruit bat. Yan pala kalaki. May nakikita ako dun sa may ano eh, sa may subic, guys. Ganito rin kalalaki siguro yon, kasi hindi ko, syempre hindi natin pwede lapitan yon. Merong owl. Ito, pinapakain yung fruit bat, oh. Gugulatin ko sana siya, nalit ako eh. Magang domesticated na siya. So yun po yung likod ng tutulugan nyo dito kung gusto nyo mag-overnight dito. At saka mura pati, mura lang, 200 pesos. So nag-camping sila kagabi dito sa labas. Pauwi na rin sila, hinahantay lang yung mga kasamahan nilang galing pa ng bundok dahil nga nag-check sa mga puno-puno dito. Sir, thank you. Ingat din, ingat.
babae nila. Ang babae nila doon. Naayang kumain, magkape, libre pa, libre yung pagkain ko doon ha. Sakto lang, libre yung pagkain ko doon. Thank you. Maraming maraming salamat. Saktong-sakto kasi nandun may visiting yung superintendent ng protected landscape na taga Pinukpok. Ito na pala sila oh. Malamang siya na yung mga yan, yung mga galing bundok na ihahatid ng mga kasama natin, mga drivers yung kanina. Information Center. Nandito kayo mag-inquire. Ano yung mga available na tourist destinations pa dito? Kasi dito sa part dito sa may ano, camping site ng DNR. Dito sa River. Saltan River. Anong activities ang ginagawa dito? Nang picnic. Picnic, rafting meron ba? Meron. Paano, anong rafting yun? May boat ba kayo? Ganun? Dapat mabidyoan ko yan. Parang ano? Wala. Promote natin itong lugar na to. Ma'am, thank you po ha. Sir, thank you. Unfortunately, wala silang listahan nung pwedeng pasyalan dito. Para pwede ko sanang ibigay sa inyo. Mas madali. Ano? Kung gusto nyo pumasyal dito. Oops! Medyo makipot po yung daanan nyo. Ito yung Saltan River guys. Sa ngayon, inaayos pa nila yung ibang parts. Nung, siguro papalawakin itong daan na to. At makita nyo naman kung gaano kalinaw yung tubig. Sumiyo karapon. At sa taas daw nito merong falls. Pero yun nga, hindi ko may papakita sa inyo. Pero good thing na nalaman din natin na maraming activities din pala na pwedeng gawin dito. Ganda ng view na to. Nakunan na to ng drone shot kanina. Yung sa ilog na yan. Ito na yung tulay na merong falls. Re-reverse na to. Siguro mas less na yung gagawin kong content dito. Magbi-video na lang ako dyan ng mga ibang mga highlights. Makulimlim pa rin naman. At saka medyo mahangin banda rito. So buti nakapagpalipad tayo ng drone kanina. Medyo maaga-aga pa bago man lumakas ang hangin. So ayun, na-scrap out na yung Abra as part of the plan. Wala na. Siguro malalaman na lang natin sa mga susunod kung ano nang itsura ng daan doon sa Abra side. At siguro in just a matter of 2 months ay maganda na yung daan doon na winaway din nung bako na kahapon na nakita natin. Let's go mga brother! Actually, nung last time, tinigilan ko na ito eh. Kaso nga lang, natatakpan ng ulap ng fog doon sa taas. Kaya hindi natin makita. Ngayon, medyo mas malakas yung tubig niya actually. Dapat pala ito yung kinuna natin ng drone shot. Yung kasi yung sa kabila yung kinuna natin eh. Dito tayo nagpa-picture kahapon. Dito sa falls na to. Ayun! At isa rin yung falls na yan, nakukonekta rin dyan sa ilog. Sa malamang, bago bumagsak doon sa ilog, may falls pa ulit doon. So konektadong falls ang bumubuo sa ilog na yan. Ha, dito na naman yung falls na maganda. Ha, Sitio Bulalayaw pala yung pangalan ng lugar na yan. Ay, yung sitio na yan na may sariling falls. Napaka-epic. Ang ganda mula rito. Diba? Solido, mi amigo.
Grabe yung bato na yan, oh. May mga tumutulong tubig. Literal, nasa bato siya tumutulong. Ayan, oh. Ito yung tinigilan natin to kahapon. Nagpalipad tayo ng drone. Itong ilong na to ay galing pa dun sa Balbalasang kung saan tayo nag-overnight. Yan na yung ilog na yun. Kung maalala nyo kahapon, dyan tayo dumaan. Yung daan na po na yan, from Pinukpok papunta dito sa Balbalan. Yan po yung napakahirap na daan na yan. So kung kayo magagawi dito, huwag nyo pong i-take tong daan na to kung medyo hindi kayo handa sa mga ganong klaseng daan. Rough road po yan, medyo mababa rin. Malalaking bato at saka madulas. Okay? So dito lang tayo. Itong daan naman na to nasusundan natin. Ito yung kukonekta ng Pasil. Mas banayad. May mga rough road pa rin tayong madadaanan dyan sa may bandang Pasil sa may baba. Kaso hindi siya kasing sagwa nung daanan mula Pinukpok papunta dito sa Balbalan. Alright, malapit na tayo sa boundary ng Balbalan at saka Pasil. Ito yung mga nakakatakyot na daan. Oh my lord! Ito na yung likuan na to. Ayan na yung arko! Yun! Woo! Ito yung arko ng Pasil at saka Balbalan. Dito na yung boundary arc. Merong Butek. Tara, punta natin yung Butek na yan. Oops! Saan tayo magpapark? Ay! Wait! Hindi pala to Butek! Hindi pala Butek to. Ano pala to? Napeke ako dun, ah. Hindi pala Butek yan, guys. Isa pa lang puntod. Puntod sa gilid ng daan. Kakaiba to, ah. Pero alam ko yung mga puntod dito, yung mga ano, yung sa bakuran nung bahay-bahay. Si part pa rin yan ng culture nila rito, eh. Pwede mong ilibing yung kamag-anak mo doon namatay sa bakuran nyo. Alright, Pasil pa rin tayo. Balin, ano to? Balin Siagaw, Norte. Ito na nga yung rough road. Diyos mio, garapon. Ah, matigas pa rin, okay. Good. Good kung ganun. Goods na goods lang kung ganun. Kasi, kung loose yung buhangin at kung ano-ano pa, ba, ibang kwento yun. Ito naman, medyo matigas yung pagka rough road niya, kaya solve lang tayo dito. Oops. Ah. Ito dati sa part na to, tinutuluan ng tubig. Dinadaluyan ng tubig, sa ngayon wala na. Nangyari, parang baliktad. Kung kailan naging tagulan, wala nang tumutulong tubig. Wala nang dumadaloy na tubig. Parang baliktad, ah. Parang baliktad yung pangyayari, ah. Oops. Oops. Wait a minute. Grabe na to. Akala mo hindi main road, eh, no? Pero ito na yung main road nya, guys. Dito sa may bandang Pasil. Nakita nyo yung nadaan natin. Dalawang rough road yan. So ulitin ko na lang na ipakita dito sa video para magkaroon kayo ng mas maliwanag na idea. Mas maliwanag na kasi to kumpara dun sa pinagdaanan ko nung auna. Malalaki rin po ang mga bato na ito. Ayan, malalaking bato. Hanapan nyo lang talaga. Pwede nyong daanan. Pag 2 wheels siguro mas madali. Ayun, lusot na. Part dito sa unahan, wala na yan. As far as I remember. Wala na yan dyan. Eto, kaya muna tayo dito. Mag-inquire lang tayo kung ano yung daan na yan patas.
Pansitirya ni Aling Nena. Ayan, kain tayo sa pansitirya ni Aling Nena. Okay, guys, dito tayo sa isa sa mga kainan dito sa Pasil. Ang tindi na ruta natin, ano, pabalik. Time check natin, alauna ng hapon. At meron tayong brother dito na meet. Ives from Kalinga. Ives from Tabuk nga pala. Gusto ko muna mag-thank you sa kanya dahil siya na daw magbabayad sa kinain ko. Nag-thumbs up siya. Actually, wala sa aming usapan yun. Ha. Kakasabi ko lang, pero napilit ko siya. Eh. Ganun talaga pag gusto mong mamilit, unahan mo na. Galing. So, yan. Shad na yung magbabayad ng ating kikinain. Pansit lang naman yan. Ikaw naman, no? At abangan nyo yung vlog siya nga pala. Ipag mo yung vlog mo. Vlog ko? Soon. Soon daw. Wala pang pangalan. Palisa tayo. So, kukonekta na kami dito ng last na barangay dito sa May Pasil. Which is nadaanan ko na rin naman to dati. Nadaanan na natin to. Oops, hindi ng bank banking ikaw ay dun ah. So ito na yung last na barangay. Dadaan tayo sa ilalim ng bato na may tumutulo. Ito, ito sinasabi ko, may tumutulo. Ang epic, di ba? Ang epic. Nung dumaan ako dito noon, gabi na. Hindi nyo na masyado nakita yung dinaanan natin. Hitakan? Wen, ito yung nakalatan. FS Rap Chapter. Dito sa Kalinga, shoutout. Ingat din, ingat. Alright, let's go guys. So, doon na siya kukonekta dahil meron ding daan dyan papunta doon sa main road na pupuntahan natin. Kaso nga lang, medyo mas malapit na doon sa kanila. Eto naman, paakyat tayo sa taas, mas malapit na sa Lubuagan to. Dinaanan ko rin to dati. Eto na yung sinasabi kong baka naman ang gala dito sa may malapit sa Lubuagan. Doon sa baba naman Kalabaw. Whoops. Bili ko yung hairpin na yan, ha. So ito na yung main road na sinasabi ko. Ayan, pababa yan yung papuntang Tabuk. Ito naman yung papunta na Bontoc, papuntang Baguio. Ang bayan na susumbukin natin dito ay Lubuagan. Oh, mga baka. Ay. First time kong gawin to, reverse na paakyat papunta ng Bontoc o kaya Sagada. First time ko gagawin to kasi lahat ng rides ko dito sa daan na to ay pababa. Sana hindi na tayo ulanin dyan. Huwag kayo masyadong magpabilis sa daan na to at maraming baka dito nagmamarcha. Isang baka pa lang yung nakita natin dito sa baba. Purok Butek. Ito, malapit na tayo sa Tinglayan. Or siguro part na to ng Tinglayan. Nakakalito kasi pagpapuntang Tabuk yung daan, memorize ko na yan. Pero eto, pabaliktad. Nalilito tuloy ako sa daan. Loko lang. Pero pagpapuntang Tabuk yan, memorize ko yan. Pang-apat na beses ko na dumaan dito sa daan na to. Pero sa ngayon ay reverse. Epic na ito. Tumigil na ako dito guys. Pinakita ko na sa inyo tong part na to. Yung bundok na yan. Yan. Ang epic yan. Ang tangkad na bundok. Tapos mula rito, ang daming mga falls. Time check natin, 2:31 ng hapon. Merienda muna tayo. So mabilis lang yung biyahe natin mula dun sa junction kanina. Yun, tapos lang natin magmerienda dito sa napakagandang tanawin na to. Dito pa rin yan sa Tinglayan. Nakapanibago, grabe.
Iba't iba yung itsura niya kapag pabaliktad na dadaanan ko to eh. Parang hindi ganda. Mas maganda yung view kapag galing kayo ng bundok. Dito na tayo sa Bontoc, Norte Province. Nag-drive tayo all the way from Balbalasang, Balbalan, Kalinga hanggang dito sa Bontoc. Sakit na katawan ko. Naghahanap ako ngayon ng magmamasage kasi wala yata dito. Tignan natin kung makakahanap tayo pagkatapos natin kumain. Time check natin. Actually, dumating tayo kanina alas 4:20 ata. Ito na yung last na clip na gagawin ko ngayong araw. Tapos ang nagawa natin ngayon ay ni-reverse natin yung daan. Lagi yung dinadaanan na pababa. Ngayon ang reverse tayo. All the way from baba naman Pacquiao. Dito sa Bontoc. Anyway, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like, share, subscribe. Mike TV signing out. I'll see you guys tomorrow.